Yo, gem ng Heartbeat Music, mga bayan pro. Shoutout muna siyempre kay Sir Deo para sa liga na to. Sa buong mga bayan pro, sa Isaiah 4113, sa IBL at sa Ubasan Game. Yo, Sir Deo, tanong muna. Ba't nyo naisipang ilaban niyang tagabataan sa katulad kong taga Laguna? Busy Rhymes? Eh di ba sir, sa liga nyo, Emson nyo yan? Oh, eh di, dapat kilala nyo malambot pa sa tupa. Alam niyo namang bata pa yan eh. Pasakin nyo sinagupa? Eh anong laban ng bataan sa katulad kong Malaguna? Kaya Prissy Rhymes, alam mong baguhan ka pa lang kaya sa gantong karera malabo mo ang maunahan. Sapatos kong suot, sanay na magaskasan habang nung sa'yo bagong bili mo pa lamang. Alam niyo namang tayo mga Pinoy, di ba? Pag may bago tapat binibinyagan. Masyado ka pa kasing malinis at walang galos kaya ang sarap mong tapak-tapakan. Kaya una pa lang, dapat alam mo lang sa akin, di ka safe. Bali ang aabuti mo kung binigyan kita ng break. Sa bawat suntok kong straight na pang heavyweight, na may tulis, na shape, na speed, sigurado magpe-penetrate. Butas siyang depensa mo kahit pa mag-concentrate. Di makakabangon kahit pa i-motivate ka ng baby mong mukha ng 8. Huwag ka na umasa, matik na eliminate ka sa ligang to kasi galawan peak. Pag ikaw nagdala, mahirap itake. Pag ako nagdala, puta uncle break, malakas sa lahat kahit saan ilagay. Kobe number 8. Oh, ano, nagets mo ba? O sige, tama na puta, nakakaawa ka naman. Papunta na lang tayo sa asawa mo na halos wala nang laman. Kasi, sobrang taba ng asawa mo. Pero tawag mo sa kanya, babe. Naksayot, chick boy ka. Alam ko ba't babe tawag mo sa kanya? Kasi baboy siya. Kasi sobrang bigat ng asawa mo. May moment nga kayong dalawang di ko mapalampas. Sa sobrang sweet mo, nagsiso kayong dalawa. Tapos naiwan ka sa taas. Kasi sobrang bigat ng asawa mo. Pigtas na yung garter ng panty niyang bulaklakin. Paano ba kasi ang hilig magmukbang? Kahit wala ng ulam, okay lang daw, puro kanin. Anong hurt ka na? O sige puta, maiba tayo. Alam mo bang nireview ko yung unang batin mo? Love trip ang puta, sarap maging bitter. So tuwing pagod ako, yung batin mo ginagawa kong stress reliever. Sarabon mo na yun. Para kung pahinanting pagod at puyat. Kasi ang panit mo mag-deliver. Mga linya mo walang bigat. Pag bumitaw pa ang gaan. Kaya ibubuhos ko lahat. Kasi wala ka namang laman. Sigurado walang tapon ang aking bawat pagsalin. Malinis kahit abigat ang alon. Di na kailangan pang salain. Habang mo dumii yung balon, kung inyong sisipatin. Nahulog ka't di makaahon. Kasi pinilit magpakalalim. Saan di mo kayang sumabay. Di ako malalasing ng mga bara mo. Nagsisimula ka pa lang na tumagay. Malakas na tama ako dito. Mama na to sa larangan. Habang ikay batibot na mahina sa inuman pagkat tumba agad sa unang shot at unang ikot. Time. Brethren, sa dulo na yung shoutout game. Pagtapos ko sa 15, muntik na mamagalabi ko sa sobrang kiss nila. Tapos tinapat ako dito kay Jim Sabado sa sarili ko pang tirahan talaga. Alam naman natin ng Sabado ay 6 days o pang 16 ka na pala. Kahit may isang cup, formula'y kulang pa rin. Sombrero mo'y dalhin sa iyong paghahari cup, itinuro mong corona. Madali lang tanggalin, ako na pala yung hina-invest, lason to. Matutulad ka kay Haring Barabas, mamamatay ka sa iyong pagkain. Kasi siya daw ang pinunuyan ng wak niya na linya. Paano ka magiging pinunoy? Sumasangayon ka lang naman sa iyong mga kagrupo. Kaya hindi ikaw ang ugat ng himagsikan, huwag kang tanga. Paano ka magiging pinunoy? Butas ka na balde, kaya hindi ka pinuno. Gets ba? Tignan nyo si Jemar Pahardo, unting-unting nagkaka-age. Tira kasi ng tira, kaya yan nagkakatulo na. Kung tumatanda na, bumabagal ang bawat hakbang sir. Panay na sakit nitong Pahardo, kaya pala panay nakasenter. Sariling bayang tinalikuran para sa pangarap niyang inaasam. Tuluyan niyang tinalikuran. Pes, pipihitin ko liig mo na lumingong ka naman sa iyong pinanggalingan. Pangarap mo'y hindi mo maabot yan ang hubad na katotohanan na parang walang saplot. Hayop ka sa galing, kaso kambing, papaitan lang to sa kantin. Pupugutan kita ng liig ng hininga mo'y malagot. Dream come true, yan ang katotohanan. Hindi mo matanggap yung pangarap, yun ang masaklap bro. Ako ang goalkeeper ng liga, akong hadlang sa bawat goal mo. Damn, time. Shoutout sa Bara Por Bara, tsaka sa
kay Sir Deyo at saka sa sumusuportang tunay sa asawa ko at saka sa lahat. Tara. Master Pete, mula sa Flip Top by Katay Quincy Family Maharlika Masters Connection, Jem versus Breezy Rhyme. Binoto ko si Jem. Bakit? Kasi doon ko nakita, binasi ko na lang sa paghahanda yung consistent, yung mga personals niya. Although kahit parang ilang na ilang siya, ibuga yung expression niya kasi siguro baka may mga kapitbahay na ano, nakikinig. Ganon din si ano, Breezy Rhyme eh. Parang may ilang sila ilabas dati kasi nakakapanibago, video lang, di ba? Pero kaya binasi ko na lang dun sa ano, yung paghahanda ba. Okay din yung banat ni Breezy Rhyme, yung mga wordplay niya, bars. Kaya lang, nakulangan ako, maiksi yung video niya. Parang sa akin kulang eh, wala pa sa 2 minuto. Kaya binoto ko si Jem. Kaya shoutout, congrats sa liga na to. Shoutout kay Sir Deo, Flip Top by Katay, Crop and Roll Clothing, sa lahat ng clothing na tropa natin dyan. Master Pit, congrats! Yeah! Yun, lumi nga pala mula sa grupo ng Motos Production, isa sa mga battle MC sa Flip Top, Bahay Katay, Sulugan. Pinag-judge ako para sa battle ni Jem at Rhyme Breezy. At ang boto ko eh, para kay Jem. Clarity, punches, angles, mas nangibabaw yun sa kanya. Medyo mahirap kong format na to since online di mo makikita yung presence. Kasi sa live, makikita mo kung yung presence, kahit di ganun kalakas yung suntok na dadala niya ba, o yung sobrang lakas sa suntok, biglang walang impact sa judges. Pero yun, muli, ito si Lemmy. Peace. Yo, what's up, Sir Deo. Okay, yung request mo na kung pwede kong tignan o silipin nyo ano yung dalawang naglalaba ngayon, si Jem ba yun, or J-E-M, yun yung pangalan niya, tsaka si Breezy Rhymes. Nauna ko na binigay yung boto ko na ano na kahapon kay, eh kanina kay, ano, kay Breezy Rhymes. Siguro dahil, I mean, unang-una siya kat sa dalawa, di madali yan, lalo na't walang crowd or video lang talaga. Pero nga, pinanood ko yung dalawa, dalawang beses ko inulit actually. Actually, pantay lang. Yung lamang ni J.E.M. or Jem, siguro yung delivery niya hasado na. Yung delivery niya talaga, ano, talagang masasabi mong pwede nang isabak sa may crowd. No, nga. Yung sulat niya, kaso yung sulat niya malakas, pero feeling ko kulang pa ng konting diin. Pero di ko sinasabing mahina. May ano, malakas. May mga bilang siyang punches na malakas. Tapos dadala pa ng magandang delivery niya. Pero kung kaya niya pang ano, diinan, lagyan ng kolorete yung mga linya niya, mas maganda siguro. Pero syempre, malaki pang potensyal ng bata na yan. Tsaka itong si, ano, si Daisy Rhymes, kung bakit ko siya binoto siguro, dahil mas naramdaman ko yung sulat niya. Mas may mga elemento. Pang moderno talaga. Tsaka mas marami siyang punches para sa akin lang ah. Tsaka tawag dito, hindi ibig sabihin na binoto ko si Breezy Rhymes, mas magaling na siya din sa isa. Siguro dahil sa live or sa video lang siya nakikita, magkaiba siguro kung nasa stage na, kasi lalo pat maganda yung delivery ng isa ni Jem or ni J.E.M. Maganda yon pag may crowd, kaya di ko talaga masasabi pag may crowd na pwede pa nga manalo yung isa eh. Pero dahil video, online yung laban nila, masisilip ko talaga yung sulat. Ayan, yung pinakikigay Breezy Rhymes. Pero shoutout sa yung dalawa. Huwag yung tigilan yan. Improve lang ang improve. Never stop learning. Yun lang masasabi ko. Tsaka shoutout sa'yo, Deo. Peace. Basa sa bayan ko eh, kaya ko namang higitan yung mga katagana. Pili tumihiwa kaya ka nakulong sa piitan. Langit tumitira, bakit di nga ko sa inyo nagpapapatol ka sa mga siga. Mga pabibang ay humarap ka sa ataon. Kung patagisan ang mga linya, di mo na ayaw umahin.